Ano nga ba tong PCOS? PCOS. May another term dyan eh. PCOD. Ano kinaibahan po nito doon sa PCOD o PCOS? Pagtingnan po natin ang ating unang litrato. Direk ipakita nga po natin. PCOD means polycystic ovarian disorder. PCOS means polycystic ovarian system. O yan, o, nakikita po ninyo, pareho po yan. Ang problema po dyan, hormonal. Ang isang babae na ay nagkakaroon ng problema sa kanyang ovaryo at sa pangalan na lamang, PCOS, poly, ibig sabihin maramihan, cystic, na mga cyst doon sa kanyang ovaryo. Para maunawaan po ninyo mas mabuti, may litrato po tayo. Direk yung picture number 2 please. Ito po ay picture ng ultrasound halimbawa na ginawa sa isang babae na may PCOS. Ayan, makikita nyo, ang normal na ovaryo ng babae, siguro, kung titingnan po natin, excuse me, para siyang buto ng santol na hindi pa ninunguya. Okay, makinis po siya. Ngunit pwede siyang tubuan ng bukol-bukol tulad po ng nakikita nyo on screen. Itong bukol-bukol na to, aba eh nakakagulo doon sa inyong hormone, yung estrogen, progesterone. So, apektado ang menstruation. May mga babae na hindi lamang menstruation ang apektado sa kanila. Isa ba kayo doon sa nagkakaroon ng ganon? Paano nyo malalaman kung wala pang ultrasound na kayo eh may PCOS? Tingnan po ninyo yung mga posibleng sintomas na baka may PCOS na kayo. Remember, more than 10% ha, ng mga Pilipina, sabi. Tingnan po natin to, paki-enlarge nga ito direct. Ayan. Hair loss, imaginein po ninyo, mabilis malagas ang inyong buhok. Pag-brush po ninyo, ang daming sumasama sa brush. So bata pa kayo, nagtataka kayo, bakit medyo numinipis na at kayo nakakalbo? Sa ulo yon. Pero ang nakapagtataka, sa mukha po ninyo, sa binti at saka sa braso, abay, parang lalaki ang itsura. Nagkakaroon po kayo ng mga bigote. Yung bigote pa naman, makapal ang pagkabuhok. Nagiging balbon, kahit dati hindi kayo balbon, ang kapal din ng pagkakabuhok. So, yun eh, dahil sa pagkakaroon ng certain hormone na panglalaki. Ang tawag namin dun eh, androgenic hormone. So, mayroon kang pangbabaeng hormone, pero mayroon ka ring mataas na panlalaking hormone. Ito ang problema. Sumasakit ang inyong punja. Sumasakit ang inyong ilalim ng pusod. Yan. Tapos, unti-unting tumataba. Sa pagtaba ng yon, tumataas din ang blood sugar. Tumataas ang blood cholesterol. Kaya yung mga doktor nagbibigay ng gamot pan-diabetes at saka pang-cholesterol. Isa pang problema, nagkakaroon ng mga butlig-butlig sa mukha, ganun din sa likuran, minsan pati sa dibdib. Ang tawag dito ay acne. At syempre, ang menstruation niya nagiging irregular. Ang problema, kapag hindi regular ang menstruation, nahihirapan silang magbuntis. Okay? So, tingnan ninyo ha, yung nasa picture on screen, dahil sa high testosterone level. Out na natin yan direct. So, can you imagine bakit 5 taon, 7 taon na kayong mag-asawa, hindi kasi kayo nakakapagpatingin sa doktor, eh bakit hindi pa kayo nagbubuntis? Baka mamaya, PCOS ang dahilan. So, maganda na na malaman po ninyo ito. So, tingnan natin ang next picture direct para malaman naman natin ano ang nangyayari sa taong may PCOS. Ito po ha, ipinapa-ultrasound natin. Tingnan po ninyo yung kulay itim nasa right side ng inyong litrato, ng inyong screen. May bilog-bilog na tuldok-tuldok, hindi ba? Yan po yung nakikita natin sa ultrasound. Ang tawag po dyan ay transvaginal ultrasound. Okay. Kung sakali na ang babae ay dalaga pa, wala pang experience sa pakikipagsiping, pwede naman sa puwitan dinadaan. Ang tawag doon ay transrectal ultrasound. Kaya sasabihin ng doktor sa inyo, merong mga nakikita ngang bukol-bukol. Hindi naman dapat pag-alala dahil maaaring ito ay simpleng benign cyst lamang. Pero mas maganda, nagpapatingin po tayo sa ating OB-gynecologist. Mayroon silang naitutulong. Sisimulan na kagad natin yung posibleng maitutulong sa kanila at sa pakikipag-join ng treatment with our clinic na ginagawa po natin. Tingnan natin ang mga posibleng tulong sa isang babaeng may PCOS.
Tingnan natin direct ang ating picture na next. Una, palalakihin po natin yan. Initial step, lifestyle change. Kasi may mga ibang tao, may problema na nga. Ayaw pang baguhin ang nakaugalian po nila sa lifestyle nila, yung pagkain nila. Ayaw mag-ehersisyo dahil natural sa ating mga Pilipino, mainit, tinatamad mag-ehersisyo. Tapos, ang kinakain natin, puro mga comfort food. Hindi tayo nagkakakain ng may sustansya. So, parte ng treatment ang lifestyle change. Hindi okay or not okay. Hindi yes or no. It is part of the treatment dapat. Ngayon, yung doktor, kung titingnan po ninyo on the right side, sa bandang ibaba, maaaring magreseta. May mga medikasyon, gaya ng mga certain pills o pildoras na pwedeng ibigay sa inyo. May mga anti-androgen na medicine para bumaba yung inyong male hormone. At nagbibigay din ng mga gamot kontra blood sugar. Okay, nakuha niya yan. Pero syempre, bilang wellness ang ating practice, tinutulungan natin ang mga pasyenteng ito using natural medicine. So kung titingnan nyo sa bandang kaliwa naman, mayroong mga tinatawag na phytoestrogenic supplement. Ito yung mga suplemento ba na nakakatulong para mag-normalize ang hormones ng babae. Hormone regulating supplement. Mayroon din pong mga ganon. Ang tawag eh bioidentical hormone. Natural lang mga yon. And of course, certain herbal products na mamaya pag-uusapan natin dahil may mga prutas pala na yung kanilang balat ay nakakatulong sa pag-normalize at regulate ng menstruation. Okay, alam nyo na ngayon ang PCOS, ha? So ngayon, tingnan natin ang isa pang problema. May isang problema kung saan ang isang babae ay unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan dito sa kanyang puson. Ang problema, yung puson niya habang lumalaki, pasakit ng pasakit ang menstruation. Ang tawag po dito sa kondisyon na to ay adenomyosis. Tingnan po natin kung ano ang itsura ng adenomyosis. Ayan, okay. May pagkakataon din kasi lumalaki yung tinatawag na endometrial area. Kumakapal yan. Pakipaliwanag daw. Yung endometrial area, yan po yung lining ng matris. Yan po yung kapag galimbawang kayo ay hindi buntis at panahon ng menstruation, nag-shed off. Nalalagas at lumalabas. Yun yung tinatawag ninyong akala ninyo eh dugo. Pero actually, hindi lamang dugo yun. Parte yun ng endometrium. Ang endometrium, kaya yan kumakapal, naghahanda sana yung matris kung sakaling may papasok na sperm, magiging unan o higaan nung pinaghalong sperm at ovum. Yung tinatawag po nating pag-meeting nila para maging baby. Eh kung wala namang sperm, di syempre malalagas yun. Ang problema ngayon sa certain condition, gaya ng adenomyosis, yung endometrium, hindi lamang dun sa lining, doon sa muscle mismo ng matris. So, ang nangyayari? Kapag panahon na ng menstruation, sumasakit dahil doon sa loob ng muscle ng matris ay mayroong endometrial lining. So, lumalabas ang mens, pero lumalaki ang tiyan, namamaga ang matres, at namimilipit siya sa sakit. Alam nyo ba kung gaano kasakit ito? Umaabot po minsan ng mga level 8 to level 10 ang kirot nito. Delikado ba ito? Pwede. Pwede maging delikado dahil patuloy na patuloy ang pagkirot niya, maaaring magkaroon pa ng dagdag na problema. Gaya ba ng ibang mga bukol ang pwedeng tumubo dito? May kakilala po kasi tayo, isa nating kasamahan na nagpadala sa atin ng kanyang ultrasound. Na-diagnose siya na may adenomyosis. Of course, binigyan siya ng doktor niya ng medikasyon. Ito po ay mga pildoras to normalize yung kanyang estrogen and progesterone hormone. Ang problema, hindi pa pwedeng gumawa ng ibang procedure kapag bata pa. Dahil ang procedure minsan na kinakailangan dito ay opera. Eh, hindi naman lahat ng babae handa pong magpa-opera, hindi ba? May picture po tayong makikita sa ultrasound na maganda ring malaman nyo. Anong pagkakaiba dun sa kanina, yung PCOS? Di ba, bukol-bukol yung obaryo? Iba naman ang itsura ng ultrasound ng taong may adenomyosis. Tingnan po natin ito. Ayan o, yung adenomyosis, kapag ginawa natin ang ultrasound,
Matris po yung nakikita ninyo eh. Yan pong kulay itim na yan. Matris yan. Ngayon, tingnan ninyo sa bandang ibaba, may makikita kayong kulay asul na tuldok-tuldok. Yan yung endometrium na pumasok ngayon doon sa muscle fiber nung matris. So, kapag panahon ng menstruation, damay yung muscle fiber na ito. So, sumasakit yung pinakamatris po niya. Nakukuha po ninyo. Yan ang adenomyosis. Ngayon, may nagtanong kanina sa atin, delikado ba ito? Hindi lamang delikado, napaka-inconvenient ng taong may adenomyosis. Hindi maipaliwanag ng mga doktor saan ang galing ito. Pwede daw bang genetic? Pwede daw bang hormonal? Pwede daw bang lifestyle? Some women are just minalas po na nagkaroon ng kondisyon na adenomyosis. May mga nararamdaman sila na napakarami. Ito po yung mga sintomas. Ipakita po natin direct. Ayan o, extremely painful menstruation. Extremely, hanggang level 8 to level 10. Tapos, ang lumalabas sa kanya during menstruation, clotted. Para bang yun, nakikita nyo pong tinitinda sa recto ng mga barbecue na kung tawagin nila ay Betamax. Ganun karami yung mga dugo, buo-buo. Kaya natatakot sila. Sa sobrang dami ng pagdurugo, namumutla na sila, nagiging anemic na daw. Etong problema, pati yung pakikipagsiping, napakasakit sa kanya. Pati ba naman yung pag-ihi, napakasakit sa kanya. Pati pagdumi, napakasakit sa kanya. Masakit na yung puson, masakit pa yung kanyang balakang. Grabe no? At may kadamay pa itong nahihilo, laging pagod, bloated ang tiyan, parang punong-puno ng hangin, kaya nagiging irritable ang mga taong may adenomyosis. Natutulungan naman sila. Ito po ang mga paraan para tulungan sila. Ipakita natin direct ang pwede rin gawin sa taong may adenomyosis. Una, nagbibigay ang mga doktor muli ng mga pildoras. Depende sa pangangailangan ng babae, no? Again, may mga hormonal medicine. Now, there are women na nasa age na nakapanganak na at hindi na nag-aalala kung sila ay magpapa-opera. So, minsan tinatanggal ng doktor sa matris yung parte na may problema. Yun lang may problema. Pero medyo mahirap gawin yun eh. Kaya kung titingnan ninyo yung bandang kanan, mas madaling gawin para sa ibang doktor, total hysterectomy na. Tinatanggal na yung buong matris. But of course, hindi naman gagawin ito sa isang dalaga o babae na gustong manganak pa, magbuntis at manganak pa. So yan ang ating adenomyosis.